Kahit sumalakad ko, tumakbo sa malayo. Ay! Kaikas! Nakarating na siya dun sa kabila, guys. Ang laki. Maliit kasi yung mga hook natin, guys. Number 5 lang, no? Hindi sumasapak na mabuti. Dahil na narating. Hindi natin na ilan. Sayang, ang laki nun. Takbo ng takbo. Sa magandang araw na naman sa atin ng mga katoto. Welcome back to another episode ng ating fishing adventure. Today, delta tayo na. At medyo mainit na kasi nandito tayo sa ilalim ng puno ng kawayan na para malamig na. Medyo tinanghali tayo. So, titingnan natin yung kapalaran natin dito sa delta. No? Matagal-tagal din natin hindi napupwestuan. No? Testing natin kung mapapakulat natin sila dito. So, stay tuned muna na mga katoto. Titingnan natin yung kapalaran sa araw na to. Guys, naka-first cast na tayo agad. Tilapia na dito, guys. Medyo pikado lang yung pwesto 1, no? Dahil medyo matarik dito, no? Pero kain na siya ng tilapia, guys. Yun, no? Tagal din na pwesto 1. Kumapisang kaong, guys. Kinalapag lang natin. Ano ba na ito? Maganda magiging kapalaran natin, guys. Pagbagsak, sinasalubong na, no? Guys. Ayan. Matagal-tagal na pangyayat itong spot na to, guys. Sasamantalain na natin. Wala si Kananay. Shout out, Betjays TV. Bibig lang ang mga tawtawan, guys. Hindi na huli pang sal. Isa na tayo lang. Hindi maaabot ng mga stick na yun, guys. So, kaya mga balik natin itong ating rod and reel. Medyo matrik yung pwesto. Hindi maaabot ng ating rod and reel. Ay, ng ating mga kawayan. Ha? Pabilisan na dito ito. Kaya ito may isla. Pagpilin nyo lang. Sa gilid yung mga pamangit natin, guys, no? Mga dalawang tangkal mula sa gilid lang. Ayun, may kumakain na naman. Parak, guys. Jambo. Nakawala isa. Grabe itong spot natin ngayon, guys. Sabay-sabay na akong kagatan. Guys pala. Sa prang spot na to, guys, yung pinanguhuli natin ng mga rohot cream dooring. Kaya lang mababaw yung level ng tubig. Kaya mas lamang yung kain ng tilapia dito. Pero hindi rin natin masisiguro, no? Baka may naka-standby ng mga cream dooro dito. Kailangan attentive tayo. Kaya mga ikot ng ikot si kananay niyan dahil dala-dala natin yung pamain niyan. Yung leftover ni kananay na tanong-tanong. Guys, ang maganda spot natin. Ilalim ng kawayan, napakalilim, no? Pwede mag-picnic dyan, no? Yung itong nag-aan dito, nag-ihaw-ihaw dyan. Catch and cook madalas, no? Ah, matagal siyang natingga. At tayo pa lang ang susubo ko rin, no? Siguro mga 1 month na itong pinapupuntahan, mga katoto. Guys, huwag tayo. Ay, nakawala na. Lumuwag, lumuwag. Na-delay tayo ng pag-aangat, guys. Nag-play tayo ng camera. Huwag yung lumuwag yung tali. Nakabalyes na dito. Hindi tayo nakapag-aangat, no? Baka na sana yun. Guys, sa
sayang, dapat siguro ilalan muna natin bago natin kuhanan ng camera, guys. Ay, sayang, dalawa na yun. Medyo matari kasi, tapos may mga pinagtabasan dito ng kawayan sa ilalim. Kaya yung tendency pag sumibat na gano'n, no? Pag nagwala yung malaki, masasabi tayo dun. No? Siguro mga gawin natin technique dito, silalag muna natin siya bago natin siya shoot para makaligtas tayo dun sa guys. Salangan eh. Salangan naman tayo guys. Salpid siya sa mata. Aroyo mo lang. Salpid siya. Guys, salpid siya eh. Mga aroy oil lang. Ang bilis nila guys. Guys, good size to, kaya lang aroy oil sa isa. Makanyag guys, no? Sa isa. Ngayon, binabi natin isa. Itip natin dito si kananay, no, para maka-harvest din siya. Para makabawi tayo sa pagdudurobo natin sa kanyang pamain. Natira-tira lang itong pamain ni kananay, guys. Shoutout nga pala natin, Heat with Burn. Si Boston, no, si Highlands Vlog. Nagpa-plano sila ng isang araw. Ako natuloy sila din sa Pindorin. Itong spot na to, hindi pa nila natatry dito. Papatry natin sila nila kanami. Ano? Pali dito sila, kakasya naman sila dito. Mas maaga lang para hanggang dun. Kapag spot. So itong siwong na to, pang dalawang binuwit lang, pwede magkapulutan. Baka makadalit sila ng mamaw. Pulo-pulo-putan sila. Medyo matarik lang yung spot guys, kaya lagyag lang ang nagdadrop ko lang yung binuwit sa mismong tapat. Guys, mabilis sana yung totoo dito, no? Kaya lang yung ano, pwesto natin na yan, may sasabitan ng kawain yung tapat, no? Eh, medyo mahirapan tayo. Mabilis natin, drop-drop lang dito, tapos angat. Kasi yung totoo natin, mahirapan tayo, nakahuli tayo na malaki dun, kabalalak. Kabalalak kasi siya dun sa may sinasabitan. Guys, guys, karpa. Guys, pararak pala. Ang fairness, nalalaka ng pararak dito guys. In case na maraming pararak, ulihin natin sila pamagitan ng masa guys. Nagkita nga pala kami nung pinsan ko, no, si Black Shadow in the Night, no, si Kapares. Sabado, sabi ko, pasyalan ko yung farm na dyan kasi tabi siya ng ilog doon guys, no, kaya pasyalan ko siya. Nagkita kami kanina. Sabi mo kami na pinsan na hinatid sa uling antungan. Nagkita kami doon. Ayun, kaya kakwentuhan kami at sabi ko nga siya lang ko yung spot niya. So gagawin tayong ilog Sabado guys. Yung spot niya kasi kaya dati na yun guys pag pinamimunta natin ito, batcha batcha tilapia yung harvest din. I don't know kung ganun pa rin yung sitwasyon niya pero tatry pa rin natin. Guys, malakal ito. Sakto lang nakalang guys. Tapos po guys. Kawala eh. Oh guys, wala na to. Sabit pararak na naman. Ang dalaki ng mga pararak guys. Majambo sila. May isa. Uy, siga yan. Rapapak din. May ulan ng pararak. Paborito ng asawa ni kananay. May huli natin guys, no? Medyo tinanghali kasi tayo ng lusyong. Mas maganda siguro. Umaga, no? Para ma-harvest ng gusto. Lunch break na. So, lunch break na, no? Guys, nahuwi muna tayo para mananghalian, no?
Babalikan natin tong spot na to mas maaga para mas maraming harvest, no? Medyo tanghali na rin tayo ng paglusong dito, no? So that's it muna po tayo for today, no, mga katot. At marami pong salamat sa patuloy nyong pag-support at pag-subaybay sa ating munting channel, no? At kita-kita po tayo muli sa another fishing adventure pa po natin gagawin. Hanggang sa muli po, paalam!